So, hello mga bashies! Good morning! Ayan, so today it's March 22 and today is the day, mga bashies, no? The moment of truth! Ayan, excited na ako mga bashies dahil today lang naman mga bashies, ngayon ay makukuha natin yung ating first YouTube sweldo! Ayan, so ngayon nga mga bashies, no, so sobrang saya ko ngayon kasi finally makukuha na natin yung ating first YouTube sweldo. So samahan niyo ako mamaya mga bashies ha, sa pag-claim ng aking first YouTube sweldo. Sakay na muna tayo ng trike. Close pa yung dito na Western Union. Ayan mga bashies, so since close pa yung Western Union doon, dito na lang tayo sa ibang Western Union mga bashies, no. Dito na lang tayo sa ibang branch magki-claim. Sama ko si Sef. Ayan. And so hi guys, so I'm back. Ayan, galing na kaming Western Union ni Seb and na-claim ko na yung aking first YouTube sweldo mga bashies, no. So ayan, kwentuhan ko kayo kung ano pa yung mga dapat yung malaman before nyo makuha yung first YouTube sweldo nyo at saka paano nyo siya ma-reach yung threshold and mga things like that. Ayan, so mga bashies, no, so kakagaling lang natin ng Western Union para i-claim yung ating first YouTube na sweldo. So, ano ba dapat yung malaman mga bashies, no, para makuha nyo yung YouTube sweldo? Kung hindi nyo pa nakikita yung pagkatanggap ko ng aking Google AdSense verification pin, kung hindi nyo pa yung napapanood, well, I will put the link in the description box below kasi meron din ako mga information doon na dapat yung malaman na hindi ko na uulitin ngayon mga bashies, no, na verify na natin yung ating account, yung ating Google AdSense account, na verify na natin siya. So kapag na verify na yung ating account, meaning kapag umabot na tayo ng $100 or yung threshold ng Google AdSense, makukuha na natin yung ating sweldo. So since ka dumating yung aking Google AdSense verification pin nung March 6 mga bashies, March 6 yata. So, na-verify na yung aking account. Hindi pa noon umabot ng $100 yung aking earnings. Umabot na siya pero hindi pa siya pumasok sa aking Google AdSense account. Kasi nga ganito 'yon mga bashies, no. So, yung income nyo noong February 1 to February 28, yung earnings nyo, yung YouTube earnings nyo sa February 1 to February 28, papasok siya sa inyong Google AdSense sa March na, March 15. March 13 to 15, dyan na papasok yung income nyo, yung earnings nyo that month sa Google AdSense. So again, kung medyo naguguluhan ba kayo, kunwari, yung YouTube earnings nyo sa February 1 to February 28, papasok siya sa Google AdSense account nyo sa March 15 na. So, hindi agad-agad na si sweldo mga bashies, no. So, kumbaga, yung sweldo nyo, noong February, month of February, papasok na siya sa March 15, makukuha nyo lang yung earnings nyo sa March 21 to 26. So, yan yung pay
payday ng YouTube. So, kunwari mga beshies, na-approve na ang inyong YouTube account for monetization. So, nagsimula na kayong mag-earn. Pero, hindi pa kayo umabot dun sa threshold ng YouTube na $100. So, yung pera na yun na nakita, na kinita nyo na hindi pa umabot ng $100, eh maiipon pa lang yun dun sa Google AdSense account nyo every 13th to 15th of the month. Kunwari, nung December, yung earnings nyo nung December is hindi lang kayo, kunwari, $20 lang yung earnings nyo nung December. So, hindi nyo pa yun makiklaim kasi nga, hindi siya umabot ng $100 na which is yung YouTube, yung threshold ng Google AdSense para makuha nyo yung first 12 nyo. Nung January naman, baka bashes is kumita lang kayo sa isang buwan ng kunwari $50. So, again, para mahuhold yun yung payment na yun, hanggang sa umabot kayo ng $100. Kapag umabot na kayo sa threshold ng YouTube, which is yung $100, tapos na-verify nyo na yung account nyo, so eligible na kayo na pwede na kayong makakuha ng sweldo nyo sa YouTube. Dahil sa sinabi ko, yung earnings nyo in the month of February, papasok siya sa March 15, tapos makukuha nyo lang yung sweldo nyo sa March 21, 26. So, dyan na papasok. Kumbaga, yung sweldo na nakuha ko ngayon ay hindi yung earnings ko this month. Yung nakuha ko na sweldo ngayon is earnings ko last month, which is yung February. So, yung kita ko naman, yung earnings ko this month na March, makukuha ko next month na sa April. So, ganun yung patakaran ng Google AdSense, mga beshies. No? Ganun yung payment process, payment method sa Google AdSense. Kung pumasok na yung total earnings nyo that month, mga beshies, no, sa March 13 to 15, ayan, so pwede na kayong pumili ng payment method nyo, kung ano yung gusto yung payment method. So ako yung pinili ko na payment method, mga beshies, no, is Western Union, since ito lang yung medyo accessible dito sa aming lugar, mga beshies, no. So pwede naman bank to bank or check, pero mas matagal yun kasi or kung check yung pipiliin nyo, mas matagal yun kasi hihintayin nyo pa siya na dumating sa mail. Kagaya ulit ng pag-intay natin ng Google verification pin natin. So medyo matagal. So kaya Western Union talaga yung best choice para madali, yung as accessible, mas madaling makuha yung inyong sweldo. So, kailangan nyong pumili ng payment method before March 20. Dapat before March 20. Kasi after March 20, hindi na yun makikredit ng Google AdSense. So, kung hindi nyo nagawa ng changes yon before March 20, mahuhold na naman yung payment nyo and mag-aantay na naman kayo sa next month. So, kailangan talaga basahin nyo talaga yung mga rules and regulations nila, yung payment methods and whatsoever ng Google AdSense. So, ayan na nga mga beshi. So, nag-choose ako ng aking payment method, which is Western Union. So, sa Western Union, mga beshies, ang payment time, kumbaga payment frame ng Western Union is on 21st and 20 to 26th of the month. Diyan ka mag-expect na papasok yung sweldo mo sa Western Union. Magno-notify naman yung Google AdSense once nakapasok na yung inyong sweldo sa Western Union. Gaya ko, mga beshies, no? So, nag-notify sa akin yung Google AdSense na pumasok na yung aking earnings nung March 21, kahapon. Pero, pumasok siya gabi na. So, close na yung Western Union. So, ang nakalagay doon, nag-notify sa akin na automatic pending payment. Western Union, Sherva. Tsaka yung amount na kung magkano yung sweldo nyo. So, meaning noon, mga beshies, hindi nyo pa siya pwedeng makuha kasi nga, pending pa. Kasi it's either close na yung Western Union, holiday, or na fall siya on weekends. So kapag ganun, mga beshies, kailangan nyo mag-antay ng weekdays, yung working days, before nyo makuha. Ganun, mga beshies, no? So ako, dahil nakagabi pumasok, so hindi ko siya nakuha, ngayon na umaga ko siya nakuha. So magpapadala ang Google AdSense, mga beshies, ng payment receipt. Yan yung parang sign na pwede nyo nang makuha yung inyong YouTube sweldo kapag nagpadala na si Google AdSense ng payment
receipt. So, ano ba yung payment receipt, mga bashi? So, yung payment receipt, doon mo makikita yung payment date, yung billing ID, yung payment method, at saka yung MTCN number nyo. Doon yung makikita yung sender, information ng sender, yung receiver, which is ako, or kung sino man na nilagay nyo as receiver, and yung amount ng inyong makukuha. So, kailangan, before kayo pumunta ng Western Union, kailangan nyo munang magdala nitong payment receipt. So, pwede nyo i-screenshot, pwede nyo siyang i-print, ganun mga beshies, no? So, in my case, nag-screenshot lang ako. Yung payment receipt talaga, yun yung importante kasi dun mo makukuha yung MTCN number mo. Kung wala kang MTCN number, well, hindi mo makukuha yung sweldo mo. So, kailangan nyo talagang mag-antay na mag-notify si Google AdSense ng payment receipt nyo. Ganun yung patakaran ni Google AdSense bago nyo makuha yung inyong first na sweldo. So, pwede nyo makuha yung inyong sweldo sa kahit saang Western Union na branches, mga beshies, no? So, medyo masaya ako ngayon kasi nga yung conversion rate mataas. 51.91 pesos yung kapalit ng isang dollar. So, kaya medyo malaki-laki yung aking na nakuha for this time. So, ayan na nga mga beshies, no? So, natanggap na natin yung ating first YouTube sweldo. So, ayan na nga mga beshies, no? So, parang ang saya-saya ko kasi finally, yung lahat ng hard work ko, though hindi pa naman bawi, alam ko, maliit pa to compared sa mga iba, compared sa ibang sweldo mga beshies, no? Since starting pa lang ako, pa lang naman ako, yung sweldo nyo sa YouTube is hindi siya fixed monthly. Merong mga months na malaki yung sweldo nyo, meron din namang mga months na konti lang yung, maliit lang yung sweldo nyo. Kasi nga, magdedepende yun sa uploads yung mga beshies, no? Magdedepende yun sa views, tsaka sa mga ads na pumapasok sa videos nyo. So, yung may sasuggest ko sa inyo mga beshies, no? Sa mga kagaya ko na YouTuber na nagsisimula pa, yung mga small-time YouTubers, mag-upload lang kayo ng mag-upload. Be consistent sa mga content, sa mga pag-upload ng videos para mas maraming views, para mas malaki yung chance nyo na mas lumaki yung kita nyo. So, ayan mga beshies. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video na to. Sana na-inspire kayo na pagigihan pa yung pag-YouTube. Kasi meron talaga, kikita talaga tayo dito sa YouTube mga beshies, no? Sana na-inspire kayo dito sa aking YouTube journey mga beshies, no? Sana natulungan ko kayo at nagkaroon kayo ng more information about sa Google AdSense, kung paano nag-work, kung paano yung pagsweldo mga beshies, no? So, ayan. So, that is it for this video mga beshies. I hope that you enjoyed watching this video. If you did, please do not forget to hit like and subscribe for more videos. So thank you so much for watching mga beshies, and I hope to see you on my next vlog. Bye!